Noong nakaraang gabi nga ay binisita kami ng dati naming estudyante sa Bicol. Siya ay si Kuya Ando, Reynaldo Bolima Rodriguez. Kompleto yan, Kuya Ando. May dala-dala siyang mga gulay katulad ng malunggay, alugbati, talbos ng kamote at saka bunga ng malunggay. At syempre, ang pagkadami-daming mangga. Ayan si Kuya Ando. Kaway-kaway, Kuya Ando. Ayan. Nung nakaraang araw kasi nakita ko sa post niya na siya ay nangunguha ng mangga na dadalhin niya pauwi sa Calauan, Laguna. Ang sabi ko naman, dala niya ako, bigyan niya ako. At hindi nga ako binigo ni Kuya Ando, may dala-dala nga siya dito nung nakaraang gabi. At ayan, ginagawa ko ng mga gulay para kinabukasan ay lulutuin ko na. At habang ginagawa ko ito, kami ay nagkikwentuhan, nagtatanawan, ay nagtatawanan at baliktanaw sa mga alaala ng nakaraan. Ito pa lang si Kuya Ando. Dati namin siyang estudyante at siya ang lagi namin napapakiusapan nila Ma'am Arlene at tatay na taga-igib namin ng malinis na tubig na aming iinumin kasi sa boarding house na aming tinitirahan noon ay walang sariling tubig na inumin na gripo. Meron naman yung poso pero hindi pwedeng kuhanan ng tubig. So ngayon para may inumin kami, si Kuya Ando ang nag-iigip ng inumin namin. Thank you Kuya Ando, hindi namin makakalimutan yon at ang iba pang mga gawain na hindi namin nagagawa, si Kuya Ando ang gumagawa. At ngayon, nung kami ay nag-alaga din ng baboy, si Kuya Ando rin ang nag-aalaga, tagapaglinis at tagapagpakain. Ayan, hindi namin nakakalimutan yun Kuya Ando. At itinuring namin siyang anak-anakan namin na hanggang sa ngayon naman ay anak pa rin naman ang turing namin sa kanya. Nung siya nga ay kinasal, hindi kami nakarating pero kinuha niya kaming ninang at ninong. Pasensya na Kuya Ando at alam mo na kung ano ang nangyari sa akin noon. Thank you sa pang-unawa. At eto nga, habang ginagawa ko na ang gulay na dala-dala niya para sa kinabukasan na lulutuin ko, ayan tuloy, mapapabili tuloy kami ng isda nito. Nagkikwentuhan kami nila Kuya Ando ng mga bagay-bagay na nangyayari sa kanya sa kasalukuyan, sa kanyang trabaho, tawanan, baliktanaw, sa mga nakaraan nung siya ay estudyante pa namin, at mga gawain niya ngayon. Nagkwento rin siya sa nangyaring banggaan at mga namatay dyan sa may Santa Rosa Bridge. Ewan ko, nakalimutan ko na habang binavoice over ko to, nakalimutan ko yung kanyang kwento nung nakaraang gabi. At ayan na nga, binabalatan ko na ang bunga ng malunggay. At habang ginagawa ko to, wala pa rin kaming tigil sa pagkikwentuhan. Hindi ko na siya ipinapakita kasi hindi ko naman maigalaw ang camera dahil nakatutok lang sa ginagawa ko ang camera. Pero si tate at saka si Kuya Ando ay nagkikwentuhan pa rin. At syempre nakikisabay rin ako o nakikisali rin ako sa kanilang pagkikwentuhan. At pinaalalahanan ko rin ang bata dahil bigla nang lumaki ang kanyang katawan at hindi naman raw siya masyadong pagod sa kanyang trabaho, maghapong nakaupo lang. At nananakit nga ang kanyang likod at high blood din siya. Ang sabi ko magpa-doctor siya, kinakailangan mag-maintenance at alaga ng sarili lalong-lalo na ang kanyang anak ay batang-bata pa. Siya ay 38 years old pa lang. Mandakin niyo yun, matanda na talaga kami ni tatay. Matatanda na rin ang aming mga naging dating estudyante. Na ngayon na nga ang iba ay mga katrabaho na rin namin at ang iba naman ay mga maunlad na sa kanilang pamumuhay. Ganun talaga ang buhay. Walang nananatiling bata. Lahat tumatanda. Ang importante, hindi namin nalilimutan ang isa't isa at ang mga naging utang na loob namin sa kanila. At eto nga, pinainom ko rin siya ng tuba-tuba. Ang sabi ko, maglaga siya lagi ng tuba-tuba at malaking tulong ang nagagawa ng tuba-tuba sa kalusugan. Ayan. At eto na nga ang kinaumagahan, namili na si tatay ng kalamansi, ng kamatis at saka ng isda. Ayan, tilapia pa lang nabili ni tatay na isda. At masarap din namang sabawan ito. Yung isa ay prinito ko na at yung isa naman ay ihahalo ko sa sabaw na lulutuin namin. Ang pritong ito ay para kay Mikmik at saka kay Kuya Mikel. At ito naman yung pinapakuluan ko ng tubig. At inilagay ko na nga ang kamatis at ang sibuyas
ang ating asin, ang durog na paminta, at ang Italian seasoning. Ang tawag namin sa sabaw na ito sa Bicol ay cusido. Ayan, dito naman wala namang gumagawa ng ganito. Ang talagang gumagawa ng mga ganito, kaming mga taga Bicol at parang mga taga Bisaya din mahilig rin gumawa ng ganito. Ayan. So, kusido po ang tawag namin dito sa aming lugar. Inihalo ko lahat ang mga gulay na dala-dala ni Kuya Anto. Ayan. At ang panghuli ang inilagay ko ay ang kalamansi. Masarap ito kapag ka sobrang asim. Anytime, pwede mo itong lutuin. Napakasarap nito para sa amin. Solve na kami kapag kaganito ang ulam na meron kami sa bahay. Ayan, lalong-lalo na kung may sarili naman kayong tanim, isda na lang ang bibili ninyo. Masarap din ditong ilagay ang pritong isda, kahit tuyo, tinapa, pwedeng-pwede dito at sardinas. Yan lamang po. Maraming salamat. Bye!